Sumay niyo ang Panginoon at sumay rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balita mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Samantalang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na Simon at Andres na naghahagis ng lambat. Sila'y mangingisda. Sinabi ni Jesus, sumama kayo sa akin at kayo'y gagawin kong mamamalakaya ng tao. Pagdakay, iniwan nila ang kanilang lambat at sumunod sa kanya. Nagpatuloy siya ng paglakad at sa di kalayuan ay nakita niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila ay nasa kanilang bangka at naghahayuma ng mga lambat. Tinawag din sila ni Jesus at sumunod naman sa kanya. Iniwan nila sa bangka ang kanilang ama kasama ng mga taong upahan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sinisimulan po natin ngayon ang araw ng karaniwang panahon. Simula ngayon hanggang Martes, bago mag-Miyerkules di Apo, ito ang pangkaraniwang panahon. Medyo mapuputol ito pagpasok ng Ash Wednesday, Miyerkules di Apo, napapasok ang Kwaresma. At sa pangkaraniwang panahon na ito, makikita natin na kahapon ay ipinagdiwang natin ang pagbibinyag sa ating Panginoon. At sa ating Ebanghelyo ngayon, una niyang tinawag ang dalawang prayers. Parihong magkapatid si Simon at Andres, si Juan at si Santiago. Alam natin na Simon ginawa niyang Pedro at ginawa niyang pinuno ng kanyang simbahang itinatag. Karaniwan sa atin, hindi natin pinapansin ang mga karaniwang bagay. Nagiging makahulugan lang sa atin ang karaniwang bagay pag nawawala. O kaya naman namamatay at hindi na natin nakikita. Doon natin hinahanap at parang doon natin nare-realize na mahalaga pala ang bagay na yun. Ang apat na ito, tigda dalawang magkapatid, mga pangkaraniwang mangingisda lamang. At kapansin-pansin, sa kanilang pagsunod sa ating Panginoon, mayroon silang iniwan. Si Simon at Andres, iniwan ang lambat na kanilang hinahayuma. Agad-agad nang sabihin ng ating Panginoon, sumunod kayo sa akin, iniwan nila ang lambat. Si Santiago at Juan, medyo marami ang iniwan. Bangka, lambat, tatay nila, kasama ang mga taong upahan. Medyo ito ang mahirap. Sa pagtawag ng ating Panginoon, mayroong kaakibat na pagsasakripisyo. At kung hindi nakakayanan ng tao ang panawagan ng ating Panginoon, doon po tayo bumabagsak sa ating pagiging mga disipulo, sa ating pagiging mga tagasunod ng ating Panginoon. Kaya nga sa pagsisimula ng karaniwang panahon, marahil ang hamon sa atin ng ating Panginoon, sa pagsunod natin sa Kanya, tingnan din natin ang mga pangkaraniwang bagay na parang taken for granted
ng ating mga mata na parang walang value sa atin. Nakaramihan, kadalasan, ito ang ginagamit ng ating Panginoon para maging valuable at para maging kahanga-hanga at kapanipaniwala ang mga bagay na minsan ay hindi natin pinapansin, na minsan para sa atin ay pangkaraniwan lamang. Amen.